Jeline! Masayang bungad ni Nympha habang sinasalubong ang kaibigan nito. Mahigpit niyang niyakap si Jeline at nagsabing, "Welcome to Italia, my BFF!" "Salamat, BFF!" Maikling tugon naman ni Jeline at saka yumakap din sa kaibigan. "Sigurado ako na mag-i-enjoy ka rito sa Italy." Nananabik pang sabi ni Nympha. "Oo nga eh, excited na nga ako." Masayang tugon naman ni Jeline. "Sigurado ka na ba sa plano mo?" Wika ng kaibigan at saka bumitiw sa pagyakap. "Oo naman, sigurado na ako sa plano ko. Sasamahan mo ako sa tinitirhan ni Joey at susurpresahin ko siya." Tila kinikilig na sabi pa ni Jeline. Si Jeline, isang magandang dalaga, morena, pinay na pinay ang itsura at may kaaya-aya at masayang personality. Siya ay lumipad papatungong Italy upang surpresahin ang kanyang longtime boyfriend na si Joey. Matagal na ang kanilang relasyon. Pareho pa silang nasa Pilipinas noon. Halos maglilimang taon na nga silang dalawa. Nagtungo naman ang kanyang kasintahan na si Joey sa Italy pagkaraan ng 2 taon upang magtrabaho. Sa kabila naman ng pag-alis ni Joey ay nananatili pa rin ang relasyon nila kahit na long distance relationship. Ngayon nga'y matapos makaipon ni Jeline ng pamasahe patungong Italy upang sundan ang nobyo, ay atubili siyang nag-ayos ng kaniyang papeles at saka sinundan nga sa bansang yon ang kasintahan. Nais niyang bisitahin at sorpresahin ang kaniyang kasintahan, kung kaya naman nananabik siyang makarating sa Italy. "BFF, ang alam ko sa Rome naninirahan at nagtatrabaho ang boyfriend mo. Alam mo naman hindi ba? Medyo matagal-tagal na kaming hindi nakikita ni Joey simula nang modestino siya sa Rome. Kaya hindi ko rin alam kung saan siya doon. Isa pa, madalang talaga kami magkamustahan kahit sa Facebook." Sabi pa ni Nympha sa kaibigan. "Nasa akin naman ang address niya, kaya pwedeng-pwede mo akong samahan para makita ko na din siya. Finally, after 3 long years, siguro matutuwa at magugulat yon kapag nagkita kami." Nananabik pa na sabi ni Jeline. "Si Joey agad? Eh, hindi pa nga kita nililibot dito sa Florence?" Pagtatampo naman ni Nympha. "Madami pa naman tayong time na mamasyal dito sa Italy, BFF. Importante, masurpresa ko muna si Joey." Tugon niya na may halong excitement. "Hoy, BFF ha, matagal-tagal din tayong hindi nagkita kaya sana magbigay ka rin ng time for me, no? Alam mo namang ang hirap ng trabaho ko dito bilang house cleaner. Kaya excited akong makahanap ng kaibigan galing sa Pinas para makapagkwento ng buhay-buhay." Sabi pa ni Nympha. "Nako, nagselos na ang BFF ko. Don't worry, kapag na-surprise na natin si Joey, sasamahan mo ako na maglibot dito sa buong Italy." Sabi naman ni Jeline. "Eh teka, ano bang plano after nyong magkita ni Joey? Magtatrabaho ka na ba rito sa Italy o babalik ka pa ng Pinas?" Tanong naman ang kaibigan. Ang plano ko sana, kausapin si Joey na umuwi na kami ng Pinas. Ang tagal na rin niyang hindi umuwi eh. And then, sabi niya kasi marami din siyang naipon, kaya sana makumbinsi ko siya na magnegosyo na lang sa Pilipinas." "Ah, okay BFF. So, sandali ka lang pala talaga dito?" Wika pa ni Nympha. "Oo BFF, kaya enjoyin ko talaga ang araw na nandito ako." Masayang sabi pa nito. "Osha, halika na at ititreat kita ng authentic Italian food. Ilagay na lang muna natin yung mga bagahay mo sa kwarto ko." Pahayag pa ng kaibigan. Maya-maya naman ay isa-isa nang nagdatingan ang mga kasama ni Nympha sa bahay na yon. Mga Pinoy din na nakipagsapalaran sa Italy upang mahanap ang swerte. Doon nga sa bahay na yon ay sama-sama silang nangungupahan. "Oh, mga kabayan, buti nandito kayo. Dito muna magstay ang BFF ko ha. Kaibigan ko simula pagkabata si Jeline." "Hello kabayan, welcome to Italy." Sabi pa ng mga ito. "Salamat po." Masayang tugon naman niya. "Yan si Cedes, cleaner din yan. Si Ma'am Shidayan isang waitress naman. At si Georgia, TNT pero nakahanap din ng trabaho dito." Pagpapakilala pa ni Nympha. "Saan ka magtatrabaho, Jeline?" Usisa pa ni Cedes.
Nako, hindi po ako magtatrabaho dito. Nahihiyang sabi naman ng dalaga. Hay nako, sosurpresahin ng jowa sa Rome. Pasinghal na sabi naman ni Nympha. Hindi alam na nandito siya kaya bukas, gugulatin namin sa pagdating niya. Good luck, te. Sana di ka masaktan sa makikita mo. Biro naman ni Georgia. Bigla namang pinandilata ng mata ni Nympha ang kasamahan sa bahay. Hoy, Georgia, kung ano nung pinagsasabi mo ah? Bakit? Nagtatakang tanong naman ni Jeline. Ang ibang lalaki dito, masyadong marurupok. Matapos iwan ng pamilya at jowa sa Pinas, maghahanap ng ibang ihima sa kanila sa malamig na gabi. Pagpapatuloy pa ni Georgia. Hoy, Georgia, tumigil ka na. Wika naman ni Ma'am si Diane. Nako, Jeline, huwag mong pagpapansinin niyang si Georgia. Palibhasa, iniwan ng jowa kaya bitter. I am sure naman na hinding-hindi gagawin sa'yo ni Joey yon. Mahal na mahal ka nun, hindi ba? Tila naman kinabahan si Jeline sa kanyang narinig. Bigla na lamang niyang naisip ang kanyang kasintahan. Doon naman nagbalik sa kanyang alaalang tila nga panlalamig nito sa kanya. Nang mga unang buwan kasi ni Joey sa Italy, ay halos gabi-gabi itong nagbi-video call pa sa kanya. Magkausap sila hanggang sa makatulog. Ngunit nitong mga huling taon, tila nag-iba pa unti-unti ang pakikitungo ng kasintahan sa kanya. Maswerte na kung makakatanggap siya ng message sa isang araw. Hindi na rin niya madalas makausap ito sa telepono dahil palaging nagdadahilan na busy ito sa trabaho o di kaya'y pagod. Napalunok na lamang si Jeline at bumulong ng, Lord, wag naman po sana. Hay nako, tayo na nga Jeline, kumain na tayo sa labas at baka mahawa ka pa sa kabitiran nitong si Georgia. Wika pa ni Nympha tsaka hinila palabas ng pintuang yon ng kaibigan. Ayun na nga at dinala ni Nympha ang kaibigan sa mahabang kalsadang yon kung saan maraming mga restaurant at mga food stalls. Manghang-mangha naman si Jeline sa kaniyang nakikita sa paligid. Magagandang istruktura ng mga establishments at mga kabahayan. Tila nga wallpaper ang buong paligid. Napapanganga na lamang siya habang patuloy naman ang pagkuha niya ng litrato sa kaniyang nakikita. Sa kaniyang patuloy na pagbi-video sa kanilang nilalakaran, ay bigla na lamang isang bisikleta ang halos bumangga sa kanya. Mabuti na lamang at mabilis na nakapreno ang nagmamaneho nito. Excusa, excusa. Sambit ng lalaking nagpipidal ng bisikleta, isang matipunong Italiano na talaga namang nakakaagaw ng atensyon ng itsura. Guwapo, matangos ang ilong, blue eyes at may blonde na buhok. Sorry daw. Bulong naman ni Nympha kay Jeline na halatang natuliro sa lalaking yon. It's okay. Nauutal na tugon ni Jeline habang tila pilit ang ngiti habang hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Are you hurt? Pag-aalala pa ng Italiano. Nasaktan ka daw ba? Pagta-translate pa ni Nympha sa tanong ng lalaki. Gagi, naintindihan ko naman yun, no? Grabe BFF, napakagwapo naman itong Italianong to. Kung gelato lang to, hay, kanina ko pa dinilaan. Ang yummy, te. Kinikilig na sabi pa ni Nympha. Malakas naman ang loob niyang magsalita ng ganon dahil Tagalog ang lingguwahe. Sigurado siyang hindi yon naiintindihan ng Italiano. Hoy, magtigil ka dyan ha? Ang kirikiri mo? Hindi ka pa rin nagbabago. Sambit naman ni Jeline. Aminin mo, guwapo hindi ba? Mas guwapo pa sa jowa mong si Joey. Sambit pa ni Nympha. Hoy! Pasinghal na sabi naman ni Jeline at saka bigla na lamang napangiti. Oo, guwapo nga. Salamat. Nagulat naman ang magkaibigan nang bigla nilang marinig ang salitang yon mula sa Italiano. Nagtatagalog ka? Gulat na gulat na sabi ni Jeline. Oo naman. Nakangiting tila banghel na sabi ng Italiano. Oh my gulay. Ibig sabihin, naintindihan mo lahat ng mga sinabi namin? Kinakabahang tanong naman ni Nympha. Oo naman. Muling tugon ng Italiano. Sorry,
Hindi naman intensyon na pag-usapan ka. Nahihiyang sabi pa ni Juliana. It's okay. By the way, I'm Callum. And here. Wika pa ng Italiano, sabay abot sa kanila ng isang business card. Visit my gelato shop. I will give you free scoops. I hope to see you there, kabayan. Bye. Nakangiting sabi pa nito at saka muling sumakay sa bisikleta at nagpedal palayo sa kanila. Nakangiti naman nilang tinignan ang papalayong lalaki. Pagkaraan ay binasa nilang nakasulat sa inabot na business card ni Callum. Callum Gelato Shop? Sambit ni Jeline. Siya palang may-ari ng masarap na gelato. Mukhang bet kanya BFF. Tara, may palibre ang kuya mo. Nananabik na sabi naman ni Nympha. Hi, ikaw talaga hindi ka nga nagbago. Mahilig sa libre. Pasinghal pa ni Jeline sa kaibigan. Ang pinagtataka ko, Italianong-Italiano ang hilat siya ng mukha ng lalaking yon, pero marunong magtagalog. Baka naman maraming alam na lingguwahe para makuusap niya ang mga turistang bumibili sa shop niya. Tugon naman ni Nympha. Tara, halika. Tikman na natin ang gelato ni Kuya. Pwede bang kanin ang kainin natin? Bukas na tayo mag-ice cream. Gutom na talaga ako, BFF. Wika naman ng dalaga. O siya, sige na. Next time na natin tikman si Callum, yung gelato ni Callum. Kumain muna tayo ng pasta at pizza. Tsuserang to? Isang araw ka palang wala sa Pinas? Kung makamis ka ng kanin, wagas? Biro pa ni Nympha. Kinabukasan, maagang gumayakang magkaibigan. Ito na ang araw na susurpresahin nila si Joey, ang kasintahan ni Jeline. Suot-suot pa ni Jeline ang magandang bestida na tinernohan ng coat. May dala-dala ding itong pulang lobo at isang box of cake. Ito naman ay bilang bahagi ng pagsurpresa niya sa kanyang nobyo. Talaga bang paninindigan mo yung lobo at cake na yan, BFF? Ang layo ng biyahe natin, ha? Nawiwindang na komento pa ni Nympha habang pinagmamasdan ng kaibigan. E for effort, BFF, para naman matouch Joey. Nakangiting tugon naman ni Jeline. Hi, ewan ko sa'yo. Maya-maya naman ay nakunot ang noon ni Nympha at tiningnan ang suot na bistida ng dalaga. Te, may price tag pa yung suot mo. Nakakaloka ka? Lahat ba ng suot mo bago? Baka pati brad panty mo. Bago ah, nawiwindang na ako sa'yo, BFF. Natawa naman si Jeline sa mga sinabi ng kaibigan. Hayo na nga tinanap nilang address na nakalagay sa maliit na papel na yon. Doon naman nakasulat ang present address ni Joey. Ito na yung address. Viale Anicio Gallia Street, Building 4. Nasasabik na sabi ni Jeline habang pinagmamasdan ng karatulang yon na nakasulat sa street. Ready ka na ba, BFF? Sambit pa ni Nympha. Huminga naman ng malalim si Jeline at saka lumakad patungo sa apartment building na yon. Nakakailang hakbang pa lamang sila ay nabulaga na sila ng kanilang nakita. Lumabas ng pintuan ngayon ng isang lalaki na may kasamang isa ding Pinay na babae. Sa kilos ng dalawa ay tila nga hindi lamang magkaibigan o magkakilala ang mga yon. Sweet ang mga ito habang nakaakbay ang lalaki sa babae. Masayang-masaya pa silang nagkukwentuhan hanggang sa bigla na lamang naghalika ng mga ito. Mula naman sa di kalayuan ay gulat na gulat si Jeline sa kaniyang nakita. Sa sobrang pagkabigla nga ay nabitawan nito ang hawak na pulang lobo na siya namang tuluyang lumipad at ang pagbagsak naman sa sahig ng dala niyang cake. Ang lalaki kasing yon na may kasamang babae ay walang iba kundi si Joey, ang kaniyang longtime boyfriend. Ang kaniyang ka-LDR. Ang lalaking sinadya niya pa sa Italy upang makita. Unti-unting bumagsak ang mga luha ni Jeline. Tila ba naglaho ang lahat ng kaniyang mga pangarap? Tila ba nagunaw ang kaniyang mundo? Kagad niyang naramdaman ang sakit. Ang sakit ng pagtataksel. Mabilis namang tumakbo papalapit sa dalawang yon si Nympha. Kasunod, ang humahagulhol na si Jeline. Hoy lalaking makapalang muka! Ang kapal-kapal ng mukha mo! Manluloko! Cheater! Babaero! Sigaw na sabi ni Nympha habang dinuduro si Joey. Nagulat naman ng lalaki at ang babaeng kasama nito.
maya-maya ay mas nabigla pa siya nang makita ang babaeng papalapit sa kanila na walang tigil sa pag-iyak. Anong ginagawa mo rito sa Italy? Tanging sambit ni Joey. Yan lang ang sasabihin mo sa akin? Anong ginagawa ko dito? Nagpunta ako dito para sana surpresahin ka. Pero ako ang nasurpresa. Humahagulhol na sabi ni Jeline. Who's this girl? Bulalas naman ang kasama ni Joey. Huwag kang mag-iskandalo rito, Jeline. Nakakahiya. Pigil na sabi ng lalaki. Nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung ginagawa mo? Jeline, please, huwag dito, okay? Sambit pa ni Joey. Hindi, Joey. Dito na. Ano ba to? Sino yung babae na yan? Bakit kayo magkasama at bakit kayo naghahalikan? Bulyaw ni Jeline habang umiiyak. Excuse me? Ako ang girlfriend ni Joey. I am Mariel. Masungit na sabad naman ang babae. Excuse me din. Bago mo landiin yung lalaki na yan, alam mo ba na may girlfriend yan sa Pinas? At ako yun. Tugon naman ang galit na si Jeline. Jeline, stop it. Tumigil ka na. Mag-usap tayo. Hindi yung ganito. Nasa ibang bansa ka. Wala ka sa Pilipinas. Matigas na sabi ni Joey. Kapal nito? Hoy, kung hindi ka naglande at sumama sa makiring babaeng yan, hindi mag-iskandalo tong kaibigan ko. Sabad naman ni Nympha. Tell me, Joey. Ano ba tong nangyayari? Patuloy na pag-iyak ni Jeline. Si Maria lang mahal ko, Jeline. Wala na tayo. Matagal na akong walang nararamdaman para sa'yo. Si Mariel na ang laman ng puso ko. Pagtatapat ni Joey. Ito naman ang halos magpapabagsak kay Jeline. Tila nang hinang kaniyang mga tuhod sa narinig. Kusa na lamang siyang napaupo sa sahig at salo-salo ang muka. I am sorry. Wala na tayo, Jeline. Umuwi ka na ng Pilipinas. Wala kang mapapala dito sa Italy. Pakiusap pa ni Joey. Bigla namang nagbalik ang lakas ni Jeline. Nagpantig ang kaniyang tenga. Ang kanina'y tila pagkaawa niya sa kanyang sarili ay napalitan ng galit sa lalaking na nakita at nanloko sa kanya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at saka bumaling kay Joey. Napahawak naman ng lalaki sa pisngi nitong namula sa sobrang lakas ng sampal na yon. Pagharap nito sa lalaki ay isang malakas na sampal ang pinakawalan nito at siya namang tumama sa pisngi ni Joey. Manluloko ka! Cheater! Kung inaakala mong magmamakaawa ako sa'yo, no! Magsama kayo ng babae mo! Halika na, babe. Mabilis namang hinila ni Mariel si Joey at saka sila mabilis na lumakad palayo. Magkasama namang naglalakad pabalik sa tinitirahan ni Nympha ang dalawang magkaibigan. Walang tigil sa pag-iyak si Jeline dahil sa pinaghalong emosyon nito. Galit, sakit at puot. Hindi na niya alam kung anong nararamdaman niya dahil sa kanyang nasaksihan. Mahal niya si Joey ngunit sa isang iglap ay tila naglaho ang pagmamahal na yon at napalitan ng galit. Nag-ipon pa siya ng pamasahe upang makarating ng Italy at mahabang panahon din ang ginugol niya sa pag-aayos ng papeles upang makarating lamang sa nasabing bansa. Ginawa niya ito para kay Joey. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung magsisisi ba siya sa pagpunta. Ngunit sa kabilang banda naman ay tila naging paraan pa nga ito upang mabuking ang panlulokong ginagawa sa kanya ng kaniyang kasintahan. Huwag muna tayong umuwi, please. Pakiusap ni Jeline sa kaniyang kaibigan. Ayokong magmukmok sa bahay. Lecheng yun. Siya nagpapakasaya. Tapos ako? Iiyak-iyak lang sa bahay? This is not fair. Sambulat pa ni Jeline habang binabagtas nila ang kalsadang yun. Your wish is my command, Beshi. Halika doon. Sabi naman ni Nympha sabay turo sa dakong yon. Yun ang Fontana di Trevi. Ganda, hindi ba? Yan ang pinakamagandang fountain sa buong mundo, no? Sambit pa ni Nympha. Tila nawala naman pansamantala ang sama ng loob ni Jeline nang makitang napakagandang istrukturang yon. Ito nga ang pinakasikat na fountain sa buong mundo. Halika, maghagis tayo ng coin tapos mag-wish tayo. Sabi pa ni Nympha tsaka hinila ang kaibigan.
Wala namang mawawala, no? Subukan mo lang. Malay mo, magkatotoo, hindi ba? Pangiinggan niyo pa ng kaibigan. Mabilis namang nagtungo doon ang dalawang magkaibigan. Kumuha sila ng coins sa kanilang mga bags at naunang maghagis ng coins si Nympha. Pagkaraan itong pumikit at bumulong. Oh, ikaw naman! Bumunot ng malalim na hininga si Jeline at saka nilapit ang coin sa kanyang labi at bumulong. Kung totoo man ito, sana naman malampasan ko ang sakit na bigay ng Joey na yon at sana makahanap ako ng lalaking magmamahal sa akin ng tapat. Pagkaraan ay hinagis niya sa fountain ang coin na yon. Wala mang kasiguraduhan kung magkakatotoo ang binulong niya sa coin ay wala naman niyang mawawala kung susubukan niya. Matapos yon, tila naman gumaan ang pakiramdam ni Jeline. Muli siyang bumuntong hininga at nilibot ang paningin sa magandang paligid. Bakit nga ba kailangan niyang magmukmuk gayong naroon siya sa isa sa pinakamagandang syudad sa mundo? Naglakad na palayo sa fountain na yon ang magkaibigan. Patuloy naman na inaalo ni Nympha ang kaibigan. BFF, okay ka lang ba? Huwag mong panghinayangan ang lalaking yun. Marami pa diyang iba. Hindi lang siyang lalaki, no? Tsaka huwag mong panghinayangan yung mga ganung manluloko. Mabuti nga't hindi ka nagmakaawa eh. Kasi kung gagawin mo yon, sasabunutan talaga kita. Masakit, BFF. Pero bakit ba hindi ko pinaniwala ng instinct ko noon pa? Nung mga time na parang nagbabago na siya. Kinutuban na ako noon eh. Pero hindi ako naniwala sa nararamdaman ko. Sabi ko na nga eh, meron talagang iba. Maganda na rin siguro itong nagpunta ako dito. Kasi malamang, kung hindi ko madidiscover yung panluloko ng cheater na yung Joey na yan, patuloy pa din niya akong lolokohin. Pasinghal na sabi pa ni Jeline. Masakit man pero kakayanin ko to BFF, no? Ako pa ba? That's the spirit. That's my girl. Pagpapalakas loob naman ni Nympha. Wait. Napahinto naman si Jeline sa paglalakad. Tinignan nito ang gelato shop na nasa kanilang harapan. Calum Gelato Shop? Yun yung shop ng Italianong marunong magtagalog, hindi ba? Sambit pa niya. Yan nga yun, sabi naman ni Nympha. Ice cream tayo? Pilit ngiting sabi naman ni Jeline, sabay pahid sa luha. Ice cream pa rin talaga nagpapagaan ang kalooban mo, BFF? Tugon naman ni Nympha. Natawa naman si Jeline dahil alam pa rin ng matalik niyang kaibigan na sa tuwing malungkot at dismayado siya, ay ice cream talaga ang hinahanap niya. Pumasok ang dalawa sa loob ng gelato shop na yon. Inikot nilang paningin sa loob at mabilis nilang nalanghap ang kakaibang aroma ng mga gelato. Maya-maya naman ay biglang lumabas mula sa kitchen ng matipunong lalaking yon. Walang iba kundi ang may-ari ng shop na si Calum. Buongiorno ladies, it's you again. Masayang sabi nito habang nakatingin kay Jeline. Napangiti naman ang dalawa dahil natatandaan pa sila ng Italiano. Grabe, tumatak talaga sa kanya ang ganda ko. Biro pa ni Nympha. Baliw ka talaga? Sambit naman ni Jeline. Napakunot noon naman si Calum nang mapansin ito ang tila namumugtong mga mata ni Jeline. Oh, are you crying? Pag-aalala pa nito. What happened? She's brokenhearted. She, her boyfriend, break her. Is now brokenhearted girl with no boyfriend. Nagkakabuhol-buhol na English pa ni Nympha. Marunong ka naman magtagalog eh. Tagalog na lang tayo. Pahabol pa nito. Tila naman nalungkot din si Calum sa sinabi ni Nympha. Mabilis itong kumuha ng cone at nag-scoop ng isang gelato. Inabot naman niya agad yun kay Jeline. This Malaga flavor, I am sure you will love it. Hindi ka naiiyak dyan. It will make you smile. Masayang sabi pa ni Calum. Marahan namang inabot ni Jeline ang ice cream na yon. Kaagad naman niya itong tinikman. Nang malasahan niya ay tila, nanlaki ang kaniyang mga mata. Delicioso, right? Nakangiting sabi pa ng binata. Napangiti naman si Jeline. Masarap nga ang gelato na yon. Tila gumaan nga ang kaniyang pakiramdam. Naibsan ang panandalian
ang kaniyang lungkot. Calum, give me also! Sambit naman ni Nympha. Tila nawala naman sa isipan ni Calum na may kasama pa nga pala si Jeline. Mabilis itong nag-scoop ng ice cream. Vanilla flavor for me, please? Pagpapakyut pa ni Nympha. Kaagad naman siyang binigyan ni Calum ng vanilla gelato. Thank you, Calum! Patuloy naman sa pagpapakyut si Nympha. By the way, paano ka natutong magsalita ng Tagalog? Ang husay mo ah. Well, lumaki ako sa Pinay na kasambahay. Para kong naging nanay yon. She's like a mother to me. Siyang lagi kong kasama. Until now, nasa bahay pa din siya. Pati mga kasama namin sa bahay puro Pinoys. So, they taught me the language. Kaya eto ngayon, magaling na ako magtagalog. Ayos ba? Masayang kwento ni Calum habang panay naman ang sulyap kay Jeline. Wow! Bravo! Ang galing-galing mo naman, Calum! Hindi pa rin matapos-tapos ang pagpapakyut ni Nympha. Halos hindi naman siya pansinin ng lalaki dahil ang atensyon nito ay nakatuon lamang kay Jeline. You want more Malaga gelato? Tanong ni Calum sa tahimik na si Jeline. No, I'm good. Salamat ha. Pilit ngiting sabi ni Jeline. If you want more gelato, punta ka lang dito sa shop ko. Libre ka na. Pagpapaalo pa ni Calum. Ngiti naman ang sinukli ni Jeline sa gwapong Italiano. How about me? Singit naman ni Nympha. 50% off for you. Biro naman ni Calum. Daya naman? Sa akin 50% off lang kay Jeline libre? Pagmamaktol pa ni Nympha. Oh, so you are Jeline? Nalimutan naman ng binata na tanungin ang pangalan ng dalawa. Yes, my name is Jeline. Tugon ng dalaga. And my name is Nympha, wala nang iba. Pagpapatawa naman ng kaibigan. Nang lumipas ang mga araw, damang-dama pa rin ni Jeline ang sakit at hapdi na ginawa ni Joey na panluloko sa kanya. Hindi niya akalain na mangyayari sa kaniyang ganoong sitwasyon na madalas din niyang naririnig sa mga kwento. Hindi niya lubos maisip na magiging ganon din ang kapalaran niya. Gayunpaman, malakas ang loob ni Jeline. Alam niyang may reason ang lahat kung bakit ito nangyayari. Alam niya ang mga bagay na ito ay bahagi sa plano ng Panginoon. Kung kaya naman, kahit masakit man, ay patuloy niyang kinakaya. Kumusta ka na, BFF? Tanong ni Nympha isang umaga habang nag-aayos ito patungo sa trabaho. Okay ka lang ba dito sa room ko? Okay naman ako, BFF. Kayang-kaya ko to. At saka ilang araw na lang din. Uuwi na ako ng Pilipinas sa Makalawa. Tugon naman ni Jeline habang nagliligpit ng pinaghigaan. Ano? Ang bilis mo namang umuwi. Ipapasyal na kita. Sayang naman ang pinunta mo dito sa Italia kung uuwi ka din agad. Bulalas naman ang kaibigan. Alam mo naman hindi ba? Ang pagpunta ko talaga dito ay para surpresahin si Joey. Eh ako ang nasurpresa eh. Sambit naman ang dalaga. Nakakaloka ka naman? Nandito ka na eh. Hindi mo pa sulitin. Ano ka ba? Mas naaalala ko kasi ang panuloko ng mokong na yun sa akin eh. Hay nako, ewan ko sa'yo. Huwag kang magpadaig dyan sa nararamdaman mo, no? Mabuti na din yan at nahuli mo ang itsosero mong jowa. Ang mabuti pa? Maghanap ka na lang ng trabaho dito. Tutal, nandito ka na rin naman eh. Suwestiyon pa ng kaibigan. Ha? Hindi yun kasama sa plano eh. Plano? Plano ka dyan. Hay nako, kita mo nga yung una mong plano? May napala ka ba? Wala hindi ba? Kesa umuwi ka ng Pilipinas at malaman ng lahat doon ang nangyari? Dito ka na lang muna. Ako ang bahala sa'yo. Ihahanap kita ng trabaho. Napaisip naman si Jeline. May punto naman ang suhestyon ng kaibigan. Ayaw niyang umuwi na kaawaan siya ng kaniyang pamilya at kaibigan. At sa totoo lang, sapat-sapat lang ang pera niya. Wala na siyang magagamit pa pag-uwi sa Pilipinas dahil nasimot ang savings niya. Talaga? Tutulungan mo akong makahanap ng trabaho dito? Hay nako, ano pa't naging mag-BFF tayo? Ako nang bahala sa'yo. Dito ka na lang muna sa room ko para kahit papaano, wala ka nang isiping bayarin. Bumunot ng malalim na hininga si Jeline.
Desidido na siya, hindi na muna siya uuwi ng Pilipinas. Mananatili siya sa Italy at dito ay magtatrabaho siya. Kakalimutan na niyang masakit na ginawa sa kanya ng kanyang dating kasintahan. Salamat, BFF! Nakangiting tugon pa ng dalaga. Tsaka isa pa, malay mo, nandito sa Italy ang forever mo, hindi ba? Malay mo, si Mr. Gelato na pala yun, yung may-ari ng ice cream shop, si Callum. Kinikilig na sabi pa ni Nympha. Baliw, kung ano nung pinagsasabi mo dyan? Natatawang sabi niya. Hay nako, kahit bet na bet ko yung afam na yon, sige na, ibibigay ko na sayo. Total mukhang sayo naman may tama eh. Hoy, kung ano nung pinagsasabi mo dyan? Pagpigil naman ng dalaga. Totoo naman no, hindi mo ba napansin na ibang mga tingin niya sayo? Nakuha mong atensyon ng Italiano, BFF. Isa pa, libre ka sa mga gelato niya oh. Tapos ako, 50% lang, kaya feeling ko, bet ka nun. Sabi pa ni Nympha. Magtigil ka na dyan ha, ikaw, ang dumi-dumi ng utak mo. Mabait lang siguro yung tao. Alam niyang super down ako, kaya mabuti ang pinapakita sa akin. Nilagyan mo agad ng mali siya eh, ikaw talaga? Napapairap na sabi naman ni Jeline. Ngunit na mga sandaling yun ay tila ba, iba din ang naiisip ni Jeline. Nagkaroon tuloy siya ng palaisipan kung totoo nga ba ang mga obserbasyon ng kaibigan. Oh, Shasha, mauuna na ako sa'yo. May malaking mansyon pa akong lilinisin. Uuwi ako ng maaga at ipapasyal kita. Ah, sige lang. Salamat. Aalis din siguro ako maya-maya. Mag-iikot-ikot lang. Pero huwag kang mag-alala. Dito lang naman ako sa tabi-tabi. Oh, Shasha, basta huwag ka lang didiretso ng airport, ha? May tinabi akong pizza dun sa kitchen. Para sa iyo yun. Kainin mo na baka makita pa ni Georgia. Masiba pa naman sa pagkain yun. Pagpapaalala pa ni Nympha. Sige na, mauna na ako. Bye! Tsaka ito nagmamadaling umalis. Maya-maya naman, dala ng kainipan sa room na yon, naisipan nga ni Jeline na mamasyal mag-isa sa room. Mabuti din kasi ito para sa kanya para hindi siya magmukmuk at maalala ang panluloko ng dating kasintahan. Kaya naman kinuha niya ang kanyang coat at sinuot at tsaka mag-isang naglakad-lakad sa mga kaling yon ng room. Manghang-mangha naman siya sa kaniyang mga nakikita. Magagandang istruktura, magandang klima, malinis na kapaligiran, ibang-iba sa kinalakihan niyang lugar sa Maynila. Ngunit ganun pa man, tila mas pipiliin pa rin niyang Pilipinas kumpara sa lugar na yon. Sa kaniyang paglalakad ay, dinala siya ng kaniyang mga paa sa harap ng shop ni Callum. Napangiti na lamang siya ng maalala ang gwapong mukha ng Italiano at ang mabuting pakikitungo nito sa kanya. Bellissima! Isang tinig naman ang kanyang narinig mula sa kaniyang likuran. Paglingon niya ay kagad na bumungad sa kanya ang nakabisikletang si Callum. Buongiorno, Miss Beleza! Masayang pagbati ni Callum sa kanya. Tila nahiya naman si Jeline at pilitang ngiti. Hello, Shao. Nauutal na sabi naman ni Jeline kahit hindi nang unawaan ang sinasabi ng Italiano. Good morning, Miss Beautiful. Anong ginagawa mo dyan sa labas? Come inside. Pagpapaanyaya pa ni Callum sa kanya at saka nito'y sinandalang bisikleta sa pader malapit sa kanyang gelato shop. Ah, no. Thanks. Napadaan lang naman ako. Salamat. Ciao. Pagsigunda pa ni Jeline. I insist. Pasok ka muna sa loob. You want gelato? Wika ng Italiano. Ah, no, no. Okay lang talaga. Naglilibot-libot lang ako. Sabi pa niya. Where is your friend? Tanong ni Callum. Ah, pumasok sa trabaho. Kaya sabi ko, ako na lang munang mamamasyal ang mag-isa. Ah, okay. Gusto mo samahan kitang mamasyal? Nanlaki naman ang mga mata ni Jeline at tila nahiya sa ideyang yon. No, no. Sobrang abala yun sa'yo. Okay lang ako. Isa pa? Magtitingin-tingin din ako baka sakaling makahanap ng trabaho. Oh, that's great. Actually, naghahanap nga ako ng staff dito sa gelato shop. You may want to consider kung okay lang sa'yo.
Nagulat naman si Jilin sa sinabi ng binata, ang trabaho ng kusang lumapit sa kanya. Kung tutuusin, may sales experience naman siya dahil nagtrabaho ito bilang sales officer sa isang food company sa Pilipinas. Ang tanging pangamba lamang niya ay ang language, bagamat pinaghandaan naman niya ang pagpunta sa Italy at nag-aral ng mga basic terms ng lingwahe, pero hindi pa din siya ganun ka-confident na magsalita nito. Nako, baka mas stress ka lang sa akin. Hindi ako marunong magsalita ng Italian. Poco only, kaunti lang. Pilit ngiting sabi pa ni Jilin. You don't need to speak Italian. Most of our customers are foreigner. Basically, English ang salita mo. Andi sa pa, I believe. Matututunan mo din yan. I will teach you. Nakangiting pahayag pa ni Callum. Sigurado ka ba? Pagkukumpirma ni Jilin. Yes, I am sure. Ako nang bahala sa mga working permits mo and other documents mo para legal ang pagtatrabaho mo rito sa Rome. Wika pa ng binata. Natulala naman si Jilin sa kanyang narinig. Totoo ba ang mga ito? Isang gwapong Italiano ang nag-offer sa kanya ng trabaho? Bukod pa dito, halos mas matalas pa itong magtagalog sa kanya. Jilin, are you okay? Tanong ni Callum sa nakatulalang dalaga. Nagbalik naman sa ulirat si Jilin. Okay. Thank you, Mr. Callum. Thank you so much. Hayun nga tinanggap na niya ang trabaho na inaalok ng Italiano. Just call me Callum, okay? Ako ang dapat mag-thank you. I know how Filipinos work. They are very dedicated and hardworking. Sambit pa ni Callum. Hayun na nga at hindi pa man lumilipas ang ilang araw, ay nakahanap na ng trabaho si Jilin. Tama nga naman ang naging pay ni Nympha sa kanya. Sayang ang opportunity, lalo na at nasa Italia na siya. Kung kaya naman kinuha na niya kagad ang pagkakataon na yon na inoffer sa kanya ni Callum. Magtatrabaho si Jilin bilang sales staff ng gelato shop ng binata. Pinaliwanag na din sa kanya ang kanyang job description. Ang kanyang magiging sahod pati na rin ang pag-aayos ng kanyang working visa at iba pang dokumento. Maswerte naman si Jilin dahil isa ring Pinoy ang manager ng shop na yon. Ito nga ay si Sherwin. Isa ding katiwala ni Callum simula pa noon. So basically, ang gagawin mo lang ay mag-i-entertain ng mga customers. And iaasi sila. Don't worry, hindi naman lahat ng customer ay Italiano. Kaya English pa rin ang pinaka-the-best na language na gagamitin natin dito. Pero huwag kang mag-alala dahil pa konti-kunti, tuturuan kitang magsalita ng Italian. Pagbubuod pa ni Sherwin ang job description ni Jilin. Maraming salamat ha! Panay naman ang pasasalamat ni Jilin sa lalaki. Kay Sir Callum ka magpasalamat. Ang swerte mo nga eh. Ang may-ari pa talaga ng shop na ito ang nag-offer sa'yo ng trabaho. Biruin mo, ang bilyonaryo yung si Sir Callum. Nilapit ang trabaho sa'yo. Sabi pa ni Sherwin. Bilyonaryo? Talaga? Bilyon-bilyon talaga ang kinikita ng shop na to? Ano ka ba? Libangan niya lang tong gelato shop na to. Mayaman na mayaman niyang si Sir Callum. Kung hindi mo may tatanong, may malaking farm yan sa Florence. At bukod pa doon, marami pa yung mga negosyo bukod dito sa shop na to. Hindi niya lang tumabitawan dahil ito ang unang naging negosyo ng pamilya nila. Gusto niyang ma-maintain ito kahit limpak-limpak na ang pera niya. Ganun ba? Bakit lagi lang siyang nakabisikleta? Safe naman kasi dito. Mas trip niya yun eh kaysa magdala pa ng sasakyan. Kaya pala. Mabait ba talaga siya? Oo naman. Laking pinuyayay ang si Sir Callum. Pati mga kusinera, hardinero, labandera at mga staff sa mansyon ng pamilya niya. Mga Pinoy lahat. Eh ang balita ko nga habang lumalaki si Sir Callum. Madalas wala ang mga magulang niya. Kaya ayun, ang madalas kasama mga maids. Kinakausap at tinuturuan siyang magtagalog. Hanggang sa ayun na nga, Pinoy na Pinoy kong magsalita. Kaya din naman, mas prefer niya ang mga Pinoy workers. Tiwala kasi siya. Pagpapatuloy pa ni Sherwin. Ganun pala yun. Matanong ko lang, may girlfriend ba siya? Ikaw ah. Anyway, wala. Single yung si Sir Callum. As in super single.
kasi naman napakapihikan sa babae. Hindi pa daw niya nararamdaman yung spark. Ewan ko ba dyan kay sir? Tugon pa ni Sherwin. Ba't mo naman naitanong? Crush mo si Sir Callum, no? Huy, hindi naman sa ganun. Kagagaling ko lang sa painful breakup, no? As in kahapon lang. Ay, sorry. Kaya pala kahapon, namumugto ang mga mata mo. Hay nako, mahabang kwento. Basta ang summary, nagpunta ako dito sa Italy para i-surprise ang jowa ko. Ang ending, ako ang nasurpresa. Dahil nahuli ko siyang may kalambutsing ang iba. Pagtatapat naman ng dalaga. Ay, hindi naman bago yun dito sa ibang bansa. Maraming ganyang eksena pero marami din namang matitino. O siya, sige na. Bukas na lang ako babalik para makapagsimula na kagad. Excited lang akong ibalita tong good news na trabahong to sa best friend ko. O siya, sige. See you tomorrow. Ciao. Pagpapaalam naman ni Sherwin. Ciao. Tugon ni Jeline at saka nagmamadali itong umalis ng shop na yon. Pagka-uwi niya sa kanyang tinutuluyan, ay kagad naman niyang ibinalita kay Nympha ang trabahong inoffer sa kanya ng Italiano at ang mabilis din niyang pag-oo rito. Masaya naman si Nympha sa sinabi ng kaibigan dahil nga trabaho na ang kusang lumapit sa dalaga. Feeling ko talaga, bet ka niyang si Callum eh. Nafe-feel ko talaga. Napapatango-tango pa si Nympha habang nag-uusap sila ng kaibigan. Grabe ka naman. Nagmamagandang loob lang yung tao. Binigyan mo na kagad ng mali siya. Na love at first sight yata sa'yo, BFF. Panunokso pa ni Nympha. Tumigil ka nga dyan. Mabait lang yung tao. Kinabukasan naman, ay maagang pumasok sa shop na yun si Jeline. Sa kahit papaanong paraan naman, ay naiibsan ang nararamdaman niyang lungkot at pagkabigo sa ginawa sa kanya ng kanyang dating boyfriend. Nakatuon ngayon ang kanyang isip sa trabahong yon. Ayaw niyang magkamali at nais niyang matuwa sa kanya si Callum. Nang umagang yon, ay pakunti-kunti lang ang tao na pumapasok sa shop ngunit pagdating ng tanghali, ay sunod-sunod ang pagdating ng customers. Buongiorno! How are you today? Which flavor would you like? Masayang pagbati niya sa mga customer. What is your best seller? Tanong naman ang customer. I will highly recommend Malaga flavor. Nakangiting sambit naman ni Jeline. Okay, I will have that one. Sure, thank you. Sambit pa niya. Nasa isang sulok naman ang mga sandaling yun si Callum at pinagmamasdan ang ginagawa ni Jeline. Napapangiti din siya habang masayang nakikipag-usap ang dalaga sa mga customers. Sa isip niya, ay tama ang desisyon niyang kuhanin ang dalaga para sa shop dahil sa angkin itong galing sa pangungumbinse at dahil na din sa masayang aura ng dalaga. Pagkatapos naman ng tanghaling yon, ay nagkaroon naman ng pahinga si Jeline. Lumapit sa kanya si Callum at kinausap. You're doing great, ha? Masayang sabi ni Callum. Wala po yon. Ganyan din ang trabaho ko sa Pilipinas kaya sanay na sanay akong makipag-mingle sa mga customer. I am so happy that you are here. Sinserong sabi ni Callum habang nakatitig sa kanya. Tila na ilang naman si Jeline sa tingin na yun ni Callum. Bigla na lamang siyang namula at tila nahiya. I am so grateful for giving me this job, sir. Tugon naman ni Jeline. Don't call me, sir, okay? Callum na lang, please. Pakiusap pa ng Italiano. Kumusta ng pakiramdam mo? Okay ka na ba? Yun ba? Hindi pa ako totally okay pero ayoko kasing ihalo ang personal life ko sa trabaho. Kaya kung napapansin nyo, hindi halatang heartbroken ako. Kaya pala. Ang galing mo, ha? Good work. Sa paglipas ng mga araw at linggo, madaling nagamay ni Jeline ang pagtatrabaho sa gelato shop ni Callum. Pati na nga rin ang pagsasalita ng Italian ay unti-unti na rin niyang natutunan. Masaya naman si Jeline sa kaniyang trabaho sa gelato shop na yon. Dahil nga dito, ay unti-unti din niyang nakakalimutan ang sakit na dinulot ni Joey na kaniyang ex-boyfriend. Mas madali siyang nakaka-move on at mas napapadali sa kanya na i-let go ang kung ano man ang natitirang pagmamahal para dito. Gayunpaman, sa prosesong ito ng pagtalikod sa kaniyang dating pag-ibig, mas nagiging malapit naman sila ni Callum.
Bukod nga sa pagiging gwapo ng binata ay may mabuti rin itong puso para sa lahat. Magaan ngang katrabaho ang binata. Sa katunayan nga ay bilib na bilib ito kay Jeline. Dahil simula nang dumating ito sa shop, ay halos na triple ang kinikita nito. Humahanga siya sa angking galing ng dalaga sa pagsisales talk sa mga customers at kung paano siya makitungo sa mga ito. Bukod pa nga doon, magaan ang loob ni Callum kay Jeline dahil na din sa angking ganda at pagiging bubbly nito. Masaya siya sa tuwing nakikita si Jeline at sa madalas na pagkikita nilang dalawa ay may tila iba nang nararamdaman si Callum para sa dalaga. Isang araw ngay kinumbinsi ni Callum si Jeline na sumama batungo sa kanilang farm sa Florence. Nais nitong magpahinga naman ng dalaga dahil sa ginagawa nitong trabaho sa shop. Thank you, Jeline, sa pagsama mo sa akin dito sa farm. Masayang sabi ni Callum habang naglalakad sila sa malawak na taniman ng herb plants. Ano ka ba? Ako ang dapat magpasalamat sa'yo dahil dinala mo ako dito. Ang ganda-ganda pala talaga dito, no? Katulad ng kwento ni Sherwin. Sambit ni Jeline habang tinatanaw ang malawak na kabukiran. Si Sherwin talaga napakadaldal. Natatawang sabi pa ni Callum. Totoo ngang mayaman na mayaman kayo. Sabi pa ng dalaga. Sinabi rin ba ni Sherwin? Nakangiting tanong ng binata. Napatawa naman si Jeline sa tinura ng binata. I hope you're okay na. Sana hindi ka na makaramdam ng pain dahil sa nangyari sa inyo ng ex mo. Bumunot ng malalim na hininga si Jeline bago sinagot ang binata. I am moving on, Callum. Ganun siguro talaga ang buhay. Yung taong akala natin para sa atin, hindi pala sa atin nakatadhana. Dumadaan lang pala to give us life lessons. Parte siguro yun ang buhay. Minsan kailangan nating masaktan. Kailangan nating umiyak. Kailangan nating mag-struggle para ma-realize natin ang mga bagay na mas importante sa atin. At para makita natin ang mga plano ng Diyos para sa atin. Kita mo? Kung hindi nangyari yun sa akin, edi sana hindi tayo nagkakilala at nakapagtrabaho sa shop mo. Malalim na pahayag ni Jeline. Napatango naman si Callum. Mas lalo siyang humanga sa dalaga dahil sa mga sinabi nito. I am happy that you are healing. At salamat dahil parati ako at ang gelato shop sa pag-heal mo, Jeline. No, Callum. Salamat dahil you saved me. Dahil nakita ko ang tunay na reason ng pagpunta ko dito sa Italy. Thank you. Taus-pusong pasasalamat naman ni Jeline. Baka mag-iyakan pa tayo dito. Tara sa mansyon. Nagpahanda ako ng masarap na cannoli. For sure, you will love it. It's delicioso. Sambit pa ng binata. Nagutom naman ako bigla dyan. Natatawang sabi naman ng dalaga. Pagkaraan nga noon, ay dinala ng binata si Jeline sa kanilang villa. Manghang-mangha naman ang dalaga dahil sa ganda ng malaking bahay na yon. Lumang istruktura man ngunit kakikitaan pa din ng elegance at sophistication. Bahay niyo ba talaga to? Bulalas ni Jeline. Oo. Why? Tanong ng binata. Napakalaki naman ito. Parang sa magazine ko lang to nakikita. Natawa naman si Callum sa sinabi ng dalaga. This is our family house. Once in a while umuwi kami dito, especially kapag may mga occasions. Grabe, totoo nga ang chismis ni Sherwin. Mayaman na mayaman ka talaga. It's our family's house, not mine alone. Nasundan pa nga ang paglabas-labas ng dalawa. Madalas si Callum nang nagpapasyal sa kanya sa mga magagandang lugar sa Italia. Dinala na siya nito sa kung saan may masarap na pizza. Isinama rin siya ng binata sa Tower of Pisa. Pati sa Milan ay sinamahan din siya ng binata. Nang mga sandaling ang yun ay nahulog na ng tuluyan ang loob ni Callum kay Jeline. Alam niyang hindi lang kaibigan ang turing niya para dito, kundi mas malalim pa. Mahal na niya si Jeline. Iba na nga ang tingin ni Callum kay Jeline habang nakasakay sila sa gondola na yon, habang namamasyal sa Venice. Masaya niya lamang pinagmamasdan si Jeline na tila babata na namamangha habang binabagtas ng gondola na sinasakyan nila ang Venice Canal. Hinayaan na lamang niya na kumuha ito ng kumuha ng litrato.
This is so beautiful, Callum. Ang ganda-ganda. Sa buong buhay ko, hindi ko akalain na makakarating ako dito. I'm so glad you love it. Tugon naman ni Callum. Selfie tayo! Paaniyaya ni Jeline at saka tinapat sa kanilang dalawang kamera ng cellphone. 1, 2, 3, I love Venice! Pagkakuha ng litrato, ay chinek ni Jeline ang photo na yon. Nagulat naman siya dahil nakatingin lamang sa kanya si Callum sa nakuhang photo. Nakatitig lamang sa kanya ng malagkit. Sa kaniyang pagbaling sa lalaki, ay ganun pa rin ang anyo nito. Nakatitig lamang sa kanya na tila nangungusap. Bigla na lamang siyang nailangat na mula. Pagbalik naman ni Jeline sa room, ay kagad napansin ng kanyang kaibigan na si Nympha ang napapadalas na paglabas-labas ni Callum at Jeline. Napansin nito ang unti-unting panunumbalik ng sigla sa mukha ng kaibigan. Kung nang mga una pa ay kapansin-pansin ang lungkot at pananamlay nito, ngayon nga, habang tumatagal ang dalagas sa pagtatrabaho sa gelato shop ni Callum, ay unti-unti na rin namumutawi ang ngiti sa mga labi ni Jeline. BFF, magkasama na naman kayo ni Callum ah. Bayad ba yung pagsasama-sama mo sa kanya? Pag-usisa ni Nympha. Ano ka ba, BFF? Nagmamagandang loob na nga yung tao na ipasyal ako eh. Babayaran pa ako? Ay sus, ibang-iba na ang ngiti mo ah. Ang ganda ng aura mo. Masaya lang ako, BFF. Finally, nag-heal na rin ako. Okay na okay na ako. Kinalimutan ko na yung panluloko ni Joey. Mas magaan pala sa pakiramdam kapag ganun. Baka naman kaya ka naka-move on dahil kay Callum ha? Napatigil naman si Jeline sa kanyang ginagawa at napalingon sa kaibigan. Nag-isip siya kung tama nga bang sinabi ni Nympha. Totoo nga kayang mabilis siyang nakawala sa sakit na dulot ni Joey dahil kay Callum? Ayaw sana niyang i-entertain ang ganong idea. Iniiwas niya ang kanyang sarili sa ganong mga pag-iisip. Ngunit tila nga ba iba ang kanyang nararamdaman? May feelings na nga din kaya siya sa Italianong si Callum? Nako BFF, kung ano-ano yung iniisip mo? Pagtanggi pa niya. BFF, hindi masamang ma-inlove ulit. Okay nga yun eh. Pero make sure lang ha, na hindi ka na masasaktan ulit at iiyak. Gwapo si Callum, alam mo na. Tsak na maraming babaeng naghahabol sa kanya. Kaya alagaan mo ang puso mo. Alam ko naman yun, BFF. Isa pa? Wala naman yung feeling sa akin. Mabait lang yung tao. Huwag na nating bigyan ng mali siya. Yun na nga. Baka mamaya kalain ng puso mo na pumapag-ibig sa'yo si Callum tapos friendship lang pala. Sa mga pagtrato niyo sa'yo at sa mga ginagawa niyo, baka tuluyan kang mahulog. Masakit mahulog nang walang sumasalo, BFF. Eh anong gagawin ko? Ask him. Tanungin mo kung ano ba kayo. Kung ano bang nararamdaman niya para sa'yo. Para malinaw ang namamagitan sa inyo. Ha? Parang hindi ko naman kayang gawin yan. Oh, di bahala ka. Ikaw din. Ang akin lang naman ay suggestion lang. Napabuntong hininga naman si Jeline at pinag-isipang mabuti ang mga sinabi ng kanyang matalik na kaibigan. Nang patungo na siya sa kanyang trabaho, nagmamadali pa siyang lumabas ng apartment building na yon. Paglabas niya ng pinto, ay kagad na bumungad sa kanya si Callum, sakay ng bisikleta. Oh, anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Late na oh. Nakangiting sabi pa ni Callum. Tila kinilig naman si Jeline sa gesture na yun ng binata. Pigil na pigil ang kanyang ngiti. Aangkas ako dyan? Oo, don't worry, matibay to. Come on. Sabi naman ni Callum tsaka tinuro ang upuan sa likurang bahagi ng bisikleta. Sa pagkakataong ito ay tila unti-unti na ring nahuhulog ang loob ni Jeline. Nahuhulog siya dahil sa mga pinapakita sa kanyang kabutihan ni Callum. Napakamot naman ang batok si Jeline at tsaka marahang umangkas sa likod ng bisikletang yon. Kumapit ka sa katawan ko. Marahan namang dinampi ni Jeline ang mga kamay niya sa bewang ng lalaki. Ano ba yan? Tighter! Wika ni Callum at saka kinuha ang mga kamay ni Jeline at saka pinulupot sa kanyang bewang.
Bumilis naman ang pintig ng puso ni Jeline. Hindi niya ba alam kung pag-ibig na nga kaya ang ganoong pakiramdam? Hindi na din niya maalala kung kailan niya huling naramdaman ang ganito. Ang pakiramdam na kahit kay Joey na kanyang ex ay hindi niya nadama. Are you ready? Tanong ni Callum. Tumango lamang si Jeline. Kasunod ay marahang nagpidal si Callum ng bisikleta palayo. Napapikit na lamang si Jeline at napahigpit ang yakap sa binata. Naramdaman na lamang ni Callum na nakasandal na ang ulo ni Jeline sa kaniyang likuran. Ramdam ng binatang takot ni Jeline at pakiwari niya'y nakapikit ang dalaga. Open your eyes. You have to see the beauty of Rome while riding a bicycle. Sabi pa ng masayang si Callum. Marahan namang iminulat ni Jeline ang kaniyang mga mata. Habang nakayakap sa binata, ay iniikot niya ang kaniyang paningin sa paligid. Nilanghap niya ang hanging tumatama sa kaniyang mukha habang patuloy na namamangha sa magandang istruktura na kanilang nadadaanan. Ang ganda! Sambit pa niya. I told you, it's beautiful. Patuloy silang nagbisikleta patungo sa gelato shop na pagmamayari ni Callum. Ini-enjoy naman ni Jeline ang bawat sandaling yon. Maya-maya naman ay bigla na lamang tumigil sa pagpidalang binata sa tapat ng Fontana di Trevi. Marahan itong pumaba sa kanyang bisikleta at inalalayan ding makababa si Jeline. Kasunod ay sinandal nito sa isang tabi ang dalang bisikleta. Oh, anong ginagawa natin dito? Maya-maya naman ay bigla na lamang kinuha ni Callum ang dalawang palad ng dalaga. Jeline, I think hindi ko na kaya pang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. From the first day that I met you, I am sure na ikaw ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Ti amo, Jeline. Mahal kita. Sinserong pagtatapat ni Callum habang nasa kanilang background ang magiting na Fontana di Trevi. Malalakas na tila tambol naman ang kumabog sa dibdib ni Jeline. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Kinikilig siya at ramdamang sobrang kaligayahan. Sa pagkakataong ito, gusto niyang sumubok muling magmahal. Nais niyang bigyan ng second try ang kaniyang puso. Handa na siya. Handa na siyang magmahal muli. Mahal din kita, Callum. Maikli ngunit taos sa pusong sambit naman ni Jeline. Nagningning naman ang mga mata ng binata nang marinig ang mga katagang yon. Hanggang sa mapangiti siya at napasigaw. Yes! See! Amor mio, mahal na mahal kita. Walang humpay na pagsambulat ng pagmamahal ni Callum para sa dalaga. Maya-maya pa ay marahan niyang hinawakan ang mga pisngi ni Jeline at dahan-dahang nilapit ang kaniyang mga labi sa mapupulang labi ng dalaga. Hinagkan niya ito. Ramdam na ramdam ni Jeline ang init ng halik na yon. Ramdam na ramdam niya ang natatanging pag-ibig ni Callum para sa kaniya. Hanggang sa mapapikit siya at nagpaubaya na ang kininikalum ang kaniyang mga labi. Nagbalik naman siya sa kaniyang ulirat nang marinig ang mga tao sa paligid na nagpapalakpakan. Napadilat siya ng mata. Nakita niya ang mga tao na kapalibot na sa kanila. Masayang pumapalakpak dahil sa tagpong yon. Nahiya naman siya at mabilis na kumawala sa halik ni Callum. Pilit ang kaniyang ngiti at saka siya napayuko. This is my girlfriend! Pagsigaw pa ni Callum sa lahat ng may halong pagyayabang. Hoy! Stop na! Bulalas naman ni Jeline. Naging magkasintahan na nga ang dalawa. Ito ang pinakamasayang araw sa buhay ni Callum dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang babaeng kukumpleto sa kanya. Ang babaeng mamahalin niya ng buong puso at ang babaeng ito nga ay si Jeline. Naging masaya ang relasyon ng dalawa. Araw-araw ay pinapakita ni Callum kung gaano niya kamahal ang dalaga. Araw-araw ay may dala itong pulang mga rosas para kay Jeline. Sweet na sweet nga ito sa dalaga. Wala namang mahihiling pa si Jeline. Kontento na siya sa pag-ibig na alay sa kanya ni Callum. Hindi niya na nakikita ang sarili sa piling ng iba bukod sa Italianong si Callum. Mahal na mahal niya ang binata. Ang pagmamahal ngang ito ang tuluyang naging dahilan upang limutin at mapatawad ang kasalanang
ginawa sa kanya ni Joey noon. Mabilis naman na kumalat ang tungkol sa natatanging pag-iibigan ng dalawa. Naging laman din sa alta de syudad ang relasyon ni Callum at Jelena. Dahil nga galing sa mayamang angkan si Callum, malaking usapan sa mga mayayaman ang kaniyang pag-ibig, lalo na't kung kani-kanino pa siya nirereto noon sa anak ng asyendero, sa anak ng business tycoon, sa prinsesa at sa kung kani-kanino pang mayayaman. Ngunit isa sa kanila ay walang nagustuhan si Callum. Walang spark, walang magic. Kay Jelin lamang niya yon natagpuan. Si Jelin na isang magandang Pilipina, isang normal na dalaga na walang may pagmamalaking ari-arian, isang simple at mabuting tao. Amor, my parents want to finally meet you. We will have a dinner this weekend in Florence. Natameme naman si Jelin sa sinabi ng binata. Meet the parents na agad? Bulalas pa niya. They want to see you. Gusto nilang makilala ang babaeng pinakamamahal ko. Kinakabahan ako. Hindi pa yata ako ready. Kinakabahang sabi naman ni Jelin. Don't worry. They are harmless. Biro pa ng binata. My parents don't meddle with my affairs. Kung saan ako masaya, masaya na rin sila. They realize na hindi nga nila ako nag-guide while growing up. Kaya't suportado nila ako sa mga desisyon ko. Pagpapahayag pa ni Callum. Nagtiwala naman si Jelin sa mga sinabi ng kanyang kasintahan. Alam niyang hindi naman siya nito ahayaan na mapahiya. At ang katotohanan nga'y nais na rin naman niyang makilalang mga magulang ng lalaking minamahal niya. Bumunot ng malalim na hininga si Jelin at saka sumagot sa nobyo. Okay, sige, fine. Meet the parents na sa weekend. Basta, huwag mo ko hahayaang ma-OP dun, ha? Paggarantiya pa ni Jelin. OP? What is that? OP, out of place. Tugon pa niya. Ah, syempre naman. Hindi kita pababayaan. Hindi ka ma-out of place. Paninigurado naman ni Callum. I love you. Sinserong sambit pa nito. Yumakap naman si Jelin sa binata at saka sumagot. I love you more. Pag-uwi naman ni Jelin sa kanyang tinutuluyan, ay kagad niyang binalita sa kanyang kaibigan ang balitang yon. Ano, BFF? Meet the parents na? Mukhang super seryoso na yung relasyon niyo, ah. Baka sa susunod, kasal na yan. Baliw. Gusto na daw kasi akong makilala ng magulang niya. Ngayon lang daw kasi siya magpapakilala ng girlfriend sa parents niya, eh. Halas siya. Haba ng buhok mo, te. Abot na sa Pinas. Hindi ko alam kung bakit hinayaan kung ikaw ang magustuhan niyang si Callum, eh. Sa akin yun dapat, eh. Charis. Pero kidding aside, nakikita ko na mahal ka talaga ni Callum. Biruin mo, araw-araw ba naman nagpapadala ng red roses sa'yo? Nakakaloka? Malapit na maging lihim na hardin tong apartment natin, nakakaloka? Natawa naman si Jelin. Oo. Kitang-kita ko rin ang pagmamahal niya sa akin. Ngayon ko lang na-experience ang ganong pagpapahalaga. He always find time for me. Tapos nakikita ko rin very dedicated siya. Araw-araw niyang pinapakita na mahal niya ako. Sabi pa ni Jelin. Maya-maya naman ay tila bigla itong nalungkot. O eh, bakit bigla ka namang sumimangot dyan? Natatakot lang ako. Parang too good to be true kasi yung ganong klaseng pagmamahal eh. Tsaka hanggang kailan kaya siya sweet sa akin? Baka mamaya magsawa siya. Arte-arte, yan kagad ang iniisip mo? Masyado kang nega. Nasisira ang moment. Magtiwala ka sa kanya, BFF, okay? Ang importante ay mahal niyo ang isa't isa. Tila napagtanto naman ni Jelin na tama naman ang mga sinabi ng kaibigan. Mahal niya si Callum at mahal din siya nito. At iyon ang mahalaga. Pagdating nga ng weekend, ito na ang araw na makikilala ni Jelin ang mga magulang ni Callum. Nagsuot si Jelin ng magandang bestida. Naglagay ng simpleng makeup sa mukha at inayos ng maganda ang maganda at makintab nitong buhok. Pagbaba niya sa apartment, ay kagad naman siyang sinundo ni Callum sakay ng magarang Lamborghini. Pagbaba nito, ay tumambad naman sa dalagang simpatiko at gwapong si Callum. You look so gorgeous, mi amor.
namamanghang sabi pa ni Callum sa kanya. Namula naman si Jeline sa tinura ng binata. Sakto lang, biro pa niya. Ang gwapo naman ng boyfriend ko. Thank you. Dapat lang gwapo ako para bumagay sa'yo. Buti na lang talaga pogi ka. Hindi bagay maging komedyante eh. Shall we? Sambit ni Callum at saka naman inalalayin si Jeline papasok ng magarang kotseng yon. Pagkaraan ng ilang oras, ay narating na nga ng dalawang malaking mansyon na yon ng pamilya ni Callum. Pagkababa nila ng sasakyan, ay walang tigil ang pagkaba ng dibdib ni Jeline. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Kinabahan siya dahil makikilala na niya ang Italyanong magulang ni Callum. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, ay nagulat naman siya dahil ang daming tao sa loob. Hindi lamang pala magulang ni Callum ang naroon, kundi pati na rin ang mga kamag-anak nila. Nanlaki ang mga mata ni Jeline sa kanyang nasaksihan. Pinisil niya ang palad ni Callum na nakahawak sa kanya. Akala ko ba, meet the parents lang to. Bakit buong angkan mo nandito? It's our family tradition. Kapag may girlfriend or boyfriend ang isa, dapat ipakilala ito sa mga kamag-anak. Don't worry, mababait lahat sila. Paniniguro pa ni Callum. Maya-maya naman, ay isa-isa nang naglapitan ang mga kamag-anak ni Callum sa kanila upang batiin. Buongiorno! Pagbati ng mga ito sa kanila. Jeline, right? Wika pa ng isa. Siya, bellissima. You look beautiful. Sambit pa nga ng mga ito. Si... Nauutal na tugon naman ni Jeline. Maya-maya naman, ay lumapit sa kanilang mga magulang ni Callum. Mama? Papa? Sambit ni Callum at saka bumeso sa magkabilang pisngi ng dalawa. Yumakap naman sa kanyang mga magulang. After so long, son, we finally see you again. Sabi pa ng kanyang ama. So, you are Jeline? Nakangiting sabi naman ang kanyang ina pagbaling sa dalaga. Yes, madam. Nahihiyang sambit naman ni Jeline. Call me mama. Sambit pa ng ina. Tila pumalakpak naman ang tenga ni Jeline nang marinig yon. Nangangahulugan kasi itong pabor sa kanyang magulang ni Callum. We heard a lot about you. And I think it's all true. You look perfect. Bellissima. Sambit pa ng mama ni Callum. Nahiya naman at namula si Jeline sa kanyang narinig. Thank you. By the way, I haven't introduced you officially. Mama, Papa, this is Jeline, my girlfriend. Jeline, meet my parents, Senor Calixto and Senora Agnes Alfonsi. Formal na pagpapakilala ni Callum. Nice to meet you. Nakangiting sabi ni Jeline. We are very happy to finally meet you. Signorina Jeline. Wika pa ng ama. You are Filipino, right? Tanong ng Senora Agnes. Yes. Pagtango naman ni Jeline. Oh, thank God. I really love Filipinos. Kind-hearted, hard-working, and like us Italian, you love your family more than anything. Welcome to our humble family, Jeline. Mga salita ng pagtanggap kay Jeline. Pagkaraan, ay bumeso ang mga ito sa magkabilang pisngi ng dalaga. By the way, the food is ready. Let's eat. Pagsabad naman ni Callum sa usapang yon. Hayun niya at naging palagay ng kalooban ni Jeline. Tanggap siya ng buong puso ng pamilya ni Callum. Hindi niya naramdaman na iba siya sa mga ito. Very hospitable at very warm ang pagtanggap sa kanya. Hindi siya inilipusta ng mga ito at hindi kunestyon ang katayuan niya sa buhay. Bagkos, ay buo siyang winelcome ng mga ito sa kanilang pamilya. Hindi naman binitawan ni Callum ang kanyang mga kamay sa buong araw na yon. Nais niyang iparamdam sa dalaga na nasa tabi siya nito kahit anuman ang mangyari. Very proud naman ang binata dahil sa kanya. Ramdam na ramdam yon ni Jeline at alam niyang mahal na mahal siya ni Callum. Sa pagkakataong yon, siguradong
Sigurado na si Jeline na si Callum na ang magiging katuwang niya sa habang buhay at mamahalin magpakailanman. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang lumalim ang pagmamahala ng dalawa. Ang mga kinakatakot ni Jeline na hindi nila pagkakasundo ni Callum, lalo na pagdating sa kultura at ugali, ay hindi naging issue sa dalawa. Naging mas maunawain pa sila at sa katunayan, ay ginamit nilang iba't ibang kultura na kanilang nakagawian upang matuto sa buhay. Lumipas ang 5 taon bilang magkasintahan ng dalawa, ay lumagay na nga sila sa tahimik. After 5 years of being together, hindi na walang pagmamahala nila sa isa't isa. Bagkos, ay lalo pa itong tumibay. Mas nag-alab pa ang kanilang pagmamahalan. Nagpakasal ang dalawa sa Italy. Siyempre, lumipad patungong Italy ang pamilya ni Jeline upang saksihan ang natatanging pagmamahalan ng dalawa. Ayun nga at doon dinao sa isang napakagandang chapel sa gitna ng malawak na vineyard. Tila nga isang painting ang eksenang yon dahil sa ganda ng paligid. Naroon din upang saksihan ang kasalang yon ang mga kamag-anak ni Callum at mga kaibigan ni Jeline. Ayun nga at mukhang magkakadevelopan pa si Nympha at Sherwin dahil panay ang biruan ng dalawa. Pagkatapos ng seremonya, ay nagbigay na ng hudyat ang pari upang hagga ni Callum ang kaniyang pinakamamahal na asawa. "Callum Alfonsi, you may now kiss your bride," sambit ng pari. Marahan namang inangat ni Callum ang belo ni Jeline at tumambad sa kaniyang napakagandang mukha ng asawa. "Te amo, Jeline," sinserong sambit pa ni Callum at saka marang hinagka ng mga labi ni Jeline. Nagpaubaya naman si Jeline at hinayang ang kininikalum ang kaniyang mapupulang labi. Pagkaraan ay tsaka naman sinabi ni Jeline na, "Te amo, amore, mahal kita, mahal na mahal." Namuhay na masaya at puno ng pag-ibig ang dalawa. Ilang buwan lamang ay nagsila nga si Jeline ng kambal na anak. Ito ang simbolo at bunga ng kanilang pagmamahalan. Pagmamahalang nabuo pagkatapos ng isang mapait na pangyayari sa buhay ni Jeline. Sa pagmamahalang hindi ininda, magkaiba man ang lahi, ang kultura, at antas sa buhay. Love has no reasons, no boundaries, no distance. It has a sole intention of bringing people together to time called forever. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.